Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa viral updates tungkol sa simbahang Katolika na kung saan nagkaroon ng maraming appointments sa Roma sa ating buong Pilipinas. Noong September 21, inappoint ang Bishop ng Buwak na kung saan ako nanggaling na maging obispo ng San Pablo sa Laguna. So, bago na naman ito. San Pablo, Laguna. At pagkatapos noon, September 2024, ang ating Pope Francis naman ay nag-appoint ng si Father Eugenius Cañete ng Missionary of Jesus na new bishop of Diocese of Gumaca in Quezon Province. At ordinansyam bilang bishop sa December 28, 2024. So itong mga malalaking balita sa larangan ng simbahan. Ang kahalagahan ni Father Eugene, ako'y natutuwa dahil siya ay naging kasama ko bilang nagtuturo sa Intercongregational Theological Center at nagtuturo siya ng canon law. Sa akin, napakahalaga nito dahil sa kakukwentuhan namin nang kami ay magpakasal ng aking asawa, siya din ang nag-donate ng litson sa amin. Sabi niya, Kuya Nanding, ako ang magdo-donate ng litson sa iyo. Kaya nung nabalitaan ko siya na naging obispo, binati ko siya. At isa rin sa October 4, 2024, nag-appoint na naman ang Pope Francis ng isang Claretian na pari na maging obispo ng Cubao. At papalitan niya ang unang obispo ng Cubao na si Bishop Honesto Onchoco. Si Father Elias Ayuban ay nagtapos din ng doctorate sa canon law. Ganon din si Father Eugene. Canon law din ang kanyang tinuro. At si Bishop ng Buwak ay itinalaga nga bilang sa San Pablo. Ang papaano ang desisyon dito na pag i-elect ng mga obispo? Ang desisyon dito ay pumipili ito sa kanya-kanyang diocese. Merong mga tao na lumulutang, mga pari na lumulutang at nagkakaroon ng election. Kinukonsulta rin ang mga tao para dito. Pero ang ultimate decision making nito ay sa bishop. So, ang consultation ay nangyayari sa diocesan level, isang malakihan. At ang
ultimate na pag-appoint ay sa Papa. Siya ang nag-appoint ng panghuli. At kung makikita natin ang kahuli-hulihan na October 6, in-appoint naman ang ating Caloocan Bishop na si Bishop Ambo David bilang cardinal. So ito yung matataas na level na under ng mga bishops ay siya ang nangangasiwa sa mga bishops, ang cardinal. So umaangat ang mga katungkulan nito, at ang sabi nga, ang cardinal ang nakikipag-connect sa Papa, kay Pope Francis, upang dalhin ang mga issues ng periphery, ibig sabihin ng simbahan sa Vatican. At marami pang ibang mga gawain ito. Ang diocese naman, ang bishops ay nangangasiwa sa diocese. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana ay nagkaroon tayo ng balita sa simbahan. So ito po muli si Kuya Nanding, papasalamat at God bless po sa ating lahat.